Bago po tayo magpumpisa, tayo pong lahat ay umupo at manalangin po tayo sa Diyos. Banal at mahabaging amang Diyos na makapangyarihan sa lahat at nang mamahal po sa amin. Salamat po sa inyong dakilang biyaya na napatunayan doon sa cross ni Jesucristo. Sa pamamagitan ng banal na sakripisyo po ng Panginoong Jesucristo, lahat po ng aming mga kasalanan ay natubos na magpakailanman at hindi na kami patungo sa kapahamakan. Lumalakad po kami patungo sa buhay na walang hanggan sa langit. Salamat po sa itong dakilang biyaya at pagmamahal at kahabagan mo sa amin. Naniniwala po kami na ang layunin kung bakit nabubuhay pa kami sa mundong ito ay para lumago po kami sa pananampalataya at maipahayag ang ebanghelyo sa mga mahal po namin sa buhay. Gamitin niyo po ang bawat isa sa amin dito upang matupad po ang inyong kalooban sa bawat isa sa amin. Magmula sa simula hanggang sa katapusan ng itong gawain, kayo lamang po, Panginoon, kumilos sa bawat isa sa amin. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon, Jesucristo. Amen. Buksan po natin ang ating Biblia. So, Mateo chapter 4. Mateo chapter 4. Verse 17 po. So Mateo chapter 17 chapter 4 verse 17 hanggang 22. 17 from 17 hanggang verse 22. Basahin po natin ito ng salitan. Ako po muna, tapos kayo. Daan-daan po, basahin po natin, sabay-sabay. Mula noon si Jesus ay nagpasimulang mangaral na nagsasabi, "Magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit." Sinabi niya sa kanila, "Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mamamalakaya ng mga tao." At sa kanyang paglakad mula doon ay nakita niya sa bangka ang dalawa pang makapatid, si Santiago na anak ni Zebedeo at si Juan na kanyang kapatid, kasama si Zebedeo na kanilang ama, na nag-aayos ng lambat at kanyang tinawag sila. Kamusta po kayo? Dalawang linggo po ay wala ako sa linggo, Sunday, sa Tanawan Church. Nasa Bicol 2 weeks ago, tapos last week, change pulpit, nasa Santa Rosa Church. Kaya medyo mabilis yung panahon na malapit na po yung katapusan ng taong 2024. So, nakikita po natin yung preparation ng Paskwa ng mga tao sa ganitong season.
Sa pa, dahil po sa inyong prayer, panalangin, nagtagumpay po ang ministry doon sa Mindoro. So, Evangelist Jonathan po, si tapos yung ilang mga kapatid po ay nandun po sa Mindoro. Nagpa-follow po sila ng mga kapatiran na na-save nung Bible Seminar sa Mindoro. Kaya pakisama po sa prayer po ninyo na patuloy po sila lumago, manatili sa iglesia, makinig ng salita ng Diyos every Sunday para lumago din po sila sa kanilang faith at dumami po yung mga taong ligtas doon sa Mindoro. Kaya, so buti nga po, doon sa tabi ng Barangay Covered Court, meron po isang daycare center. Doon po sila nagtipon-tipon every Sunday at nanuno po sila ng sermon. Sa dalawang lugar po, doon sa daycare center sa umaga. Sa hapon po, sa ibang bahay, medyo malayo po ng konti. Kaya yung ibang mga kapatiran, doon po sila nanonood ng sermon. So, one time na Bible seminar ay madali lang po. One time o ilang beses Bible seminar. So, hindi po mahirap. Madali lang. Compare po sa follow-up. Mas mahirap po yung follow-up. So, tuloy-tuloy. So, ganun ho ba yung nanay at tatay dito? Yung panganganak at pagpapalaki, alin po ba mas mahirap? Pagpapamalaki. Pagpapalaki po ay mas mahirap na gawin. So, kaya kung wala pong sakripisyo, wala pong nangyari sa doon po sa Mindoro. So, first time po ganitong mission sa ibang area, sa Tanawan Church. Nung nasa Cavite pa po ako, ilang beses po nagpunta sa ibang area. Pero dito sa Tanawan Church, first time po yung kasama ko yung mga mission team. Tapos may registration, may registration din po. So 1,200. Compare po sa registration ng summer retreat, mas malaki po siya. Kaya actually po hindi po sapat po 'yun. Para ma-cover po lahat ng expenses ay kailangan po almost 2,000. Pero sabi ko pag 2,000 walang sasama. Kaya may konting bawas, 1-2 na lang. Pero sa akala ko konti lang sasama, konti lang mag-volunteer. Dahil 1-2 ay medyo malaki pa rin, 'di ba? Alam ko po yung mga kapatiran ng Tanawan Church ay hindi po sapat sa budget financially. Kaya 1-2 ay medyo malaki po sa inyo. Kaya sabi ko, sino kaya makakasama? Akala ko konti, pero nagulat po ako, maraming nag-apply. So, nag-leave sila sa trabaho, tapos iniwanan po nila yung kanilang school work. So, doon ko po na nakita yung kanilang puso. So, yung puso po ay hindi po madaling makita kasi tago po yan, nakatago po yung puso po natin. Kaya, hindi po madaling makita po yung ating puso sa harapan ng Diyos. Pero doon po nakita ko po yung mga kapatid na yung puso ng mga kapatid na may willing talaga, may willing, may pangnanasa, may willing. Kaya kung may willing po, kung may pangnanasa, ano po yung gagawin po natin? Gumawa sila ng paraan. Kahit pa paano, wala akong idea kung paano, pero gumawa sila ng paraan. Inuna po nila yung gawain ng Diyos.
kahit may pressure dahil patong na patong yung schoolwork, tapos yung financially malaking bawas sa kita, ganun pa man po nakita rin po ng Diyos yung kanilang puso, kaya kumilos po ang Diyos. So malaking bagay po yun, malaking pribilyo po. Ganun din po sa ating Christian living. Ang pinakamahalaga po sa ating Christian living po ay yung ating puso. Kailangan po natin ipakita sa Diyos yung ating puso sa pamamagitan ng action. Okay. So, salamat po sa mga kapatiran na sumama. Salamat din po sa mga kapatiran na nagbigay ng offerings para sa Mindoro Mission kahit hindi po kayo nakasama, pero nakita ko rin po yung puso po ay kasama doon sa Mindoro Mission. Kaya so kahit papaano nagbigay po kayo, sumama po kayo sa offering. So yun din po yung ginamit po namin doon po sa Mindoro. So yung medyo malaki po yung Mindoro, dalawang probinsya, Occidental, Oriental, pero wala pa pong church doon sa Mindoro. Kaya hanggang ngayon, maraming beses po, Bible seminar, nangyari, pero wala pa pong church doon. Kaya, so, sabi ko sa mga kapatiran, nag-umpisa na yung Mindoro Mission Branch ng Tanawan Church. Kaya, gagawa po ako ng mga continuous na schedule para doon sa Mindoro. Kaya kung may willing po kayo, mag-ipon-ipon po kayo para sasama po next Mindoro Mission. So, magkano? Taas po, taas yung price ng bigas, taas yung tumataas yung price ng mga gulay. Masarap po yung bigas doon sa Mindoro. Okay? So, maraming mga maluwag. Bira po nakita ko yung mga makina sa Palayan, sa Manila, pero doon po nakita ko maraming mga makina sa Palayan. Parang malapit po sa province namin sa Korea. So, maraming makina. Tapos, maluwag po yung Palayan. Masarap. So, kaya sana po next schedule, mga pangalawang mission schedule sa Mindoro, yung ibang kapatiran po ay sumama rin po kayo. Okay? So, ngayon po, ito po yung napakagandang storya sa Biblia kung paano tinawagan po ni Jesus yung mga unang alagad ni Jesus. Si Pedro, si Andres, saka si Santiago, saka si Juan. Mauna po silang tinawagan ni Jesus. Okay? So verse 7 po, mula noon si Jesus ay nagpasimulang mangaral na nagsasabi, magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. So yung kaharian mo nawa matupad sa lupa. Okay? Yung katuwiran, yung kalooban mo nawa matupad. Yung kaharian ng Diyos, kaharian mo nawa dumating dito sa lupa. Yun po yung kalooban ng Diyos. So tuwing binabasa po natin yung Biblia o narinig po natin yung sermon, yun po yung pinakamahalagang reminders po sa atin. Okay? Dahil nandito pa tayo sa salibutan. Okay? Habang buhay pa tayo sa salibutang ito, at yung mga tao sa paligid po natin ay puro makasalibutang isip. Okay? Yung kanilang pinag-usapan, yung kanilang pinag-isipan ay puro makasalibutang bagay lang. Doon po tayo tumitira.
Yung mga kaklase po ninyo sa school, yung katrabaho po ninyo sa office, yung mga pamilya po ninyo sa bahay. Kaya, hindi po maiwasan na maapektuhan po kayo, maapektuhan po tayo ng kanilang sinasabi, ng kanilang ginagawa. Hindi na po natin maiwasan yung tukso. Kaya yung ating isip at puso ay maapektuhan din po ng mga salibutan. Kaya unti-unti, di ba, na stress po tayo doon sa mga makalupang bagay. Tapos, nahirapan din po tayo sa makasalibutang mga problema. Kaya yung ating mga puso at isip ay tumitigas. Tumitigas dahil po sa ganong salibutang, makasalibutang bagay. Pero pag binuksan po natin yung Biblia, ano po yung sinasabi po ng Diyos sa atin sa Biblia? So, tumingin ka sa taas. Ituon mo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas. Yun po yung lagi re-remind po ng Diyos sa atin. Yung isip mo, ituon mo ang inyong isip doon sa langit. Okay. Huwag mong ituon ang isip mo sa mga bagay na nasa lupa. Yun po yung mga remindings po ng Diyos sa ating lagi. Kaya habang nakikinig po tayo ng sermon o nagbabasa ng Bible, di ba? Kung meron po tayong Holy Spirit, okay? Isang taong ligtas, may Holy Spirit, parang gumigising po tayo, gumigising. Ah, tama yung sabi ng Diyos. Dapat mag-focus ako sa kaharian ng Diyos. Yun po yung napakalaking blessing sa atin. Kaya, yung salvation, yung born again, ipanganak na muli, yung evangelism, kaharian ng Diyos. Kaya lagi po, sabi po, nakasulat sa Biblia, sa Biblia tungkol sa makalangin na bagay. Kaya, kung hindi pa po yung mga complain ng mga tao na hindi pa sure, hindi pa ligtas, sa sermon po natin, bakit puro salvation lang sermon nila? Bakit puro salvation? Okay? Wala ba ibang encouraging message? Mahirap. Nahirapan kami sa buhay, sa trabaho, sa pag-aaral. Sana comfort. Sana encourage. Pero wala pong ganun sa Biblia. Yung sinasabi po ng Diyos sa atin lagi, yung about kaharian ng Diyos. Kaya ganun po sabi ni Jesus, magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Lalo po sa ating panahon, ito po yung tamang-tamang mensahe po sa atin. Malapit na ang katapusan ng panahon, malapit na. Okay. Di ba nakikita po natin araw-araw, parang yung mga television, mga balita sa news, sa television ay parang Bible seminar. Yun po yung naramdaman po natin. Yung mga climate changes, okay? Yung mga balibalita ng mga gera, yung mga sakit. Parang narinig po natin yung mga Bible seminar, session 3, Signs of Last Day. Dati, sa Bible seminar lang po, nakikita po, narinig po natin. Pero ngayon po, araw-araw, narinig po natin sa mga television news, sa mga diaryo, sa internet. So, ilagay po natin dito mga bookmarking. Pumunta po tayo sa 2 Pedro. Pangalawang Pedro. Chapter 3. Pangalawang Pedro, chapter 3, verse 4. Magmula verse 3,
Babasahin ko po ilang talata. Una sa lahat, dapat ninyong malaman ito na sa mga huling araw ay darating ang mga malilibag at lumalakad ayon sa kanilang sariling mga pangnanasa na at magsasabi na saan ang pangako ng kanyang pagdating. Sapagkat buha pa nang mamatay ang ating mga ninuno, nananatili ang lahat ng mga bagay sa dati nilang kalagayan mula nung pasimula ng paglalang. So, sa huling araw po, ito daw po yung tanong ng mga tao, nasaan ang pangako ng kanyang second coming? So, yung second coming, kailan mangyari yun? So, nasaan yung promise ng kanyang second coming? Sabi niya, hindi yan mangyari. Sabi lang sa Biblia. Kahit sa mga isip ng ilang Kristiyano po, kahit mga ilang kapatiran po dito, dun sa kanilang isip ay walang second coming. Parang ano nila, yung puso po nila ay nasa salibutan. Kaya maraming plano para sa sarili, maraming schedule para sa pamilya, pero walang consideration about God's plan na malapit. Kahit nakikita po nila na malapit na po yung second coming, nangyari po yung mga signs ng last day, pero sa isip po nila ay tuloy-tuloy yung mga salibutan ito. Kaya bigla darating po yung second coming. Verse 9, verse 6 po, na sa pamamagitan din dito ang daigting noon ay inapawan ng tubig ang nagunaw, unis sa pamamagitan ng ganun ding salita, ang kasalukuyang langit at lupa at iningatan para sa apoy, at inilalaan sa araw ng paghukom at sa paglipor sa masasamang tao. So, ito po yung warning, di ba? Ito po yung sabi po ni Apostol Pedro. Yung unang pagunaw ay sa tubig. Pero pangalawa po ay, ano daw? Sa pamagitan ng apoy. Okay? So, sa tingin nyo po, ito po yung mangyari ito o hindi? Nakasulat po sa Biblia. Ayaw ito banggitin ng maraming pastor sa ating panahon. Dahil kung ito po yung binabanggit, walang mag-a-attend sa church. Okay. Anong mga gusto po nilang mensahe? Puro blessing lang. Okay. Bless. Okay. Mabless sana yung business mo, mabilis sana yung mga anak mo, yung familia mo, pero ganitong mga mensahe, gugunawin ng Diyos ang mundong ito sa pamagitan ng apoy. Parang ayaw nila pakinggan ganitong message. Dahil gusto pa nila mag-enjoy sa buhay, sa mundo. Maraming mga plano sa buhay. Gusto pa nila mag-enjoy sa buhay. Kaya, pag ganitong mangyari, hindi pwede sa kanila. Marami silang pangarap sa buhay. Maraming plano. Ito ang gagawin ko sana. Ito yung mangyari. Magtatayo ng bahay, sariling bahay. Mag-ipon-ipon ng malaking pera. Ganito ang gagawin namin. Okay? Negosyo. Okay? Pag-inhawain yung buhay namin. Kaya hindi pwede biglang matapos yung salibutan. Ayaw nila ganitong mensahe. Bago lang nabiling cellphone, kailangan gamitin ito. Lumipad lang kami sa bagong bahay, hindi pwede matapos agad. Isang reason po bakit naghintay po ang Diyos, verse 9, hindi mabagal ang Panginoong tungkol sa kanyang pangako na gaya ng kabagalang itinuturing ng iba, kundi matyaga sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay
dumating sa pagsisisi. Ito po yung puso ng Diyos. So, mabagal po siya, parang mabagal po siya sa kanyang pagtupad ng pangako. Alam ng Diyos kung anong sinasabi ng mga tao. So, kailan mangyari yun? Parang hindi yan mangyari. Alam ng Diyos kung anong sinasabi po nila, pero ganito po yung puso niya, puso ng Diyos. Naghihintay po siya, naghihintay. Ano po ang hinihintay po ng Diyos? Ano po yung hinihintay ng Diyos? Lahat ay dumating sa pagsisisi. Hinihintay po ng Diyos yung mga kaligtasan ng mga minamahal po natin. Kaya binibigyan po tayo ng mga konti pang extra time. Extra time po ito, extra. Okay? Additional. Extra time. Hinihintay pa na, binibigyan po tayo ng konting additional, yung extra, yung time para ma-save sila. Ma-save. Itong mga extra time, hindi pwede sayangin po natin, di ba? Extra time, hindi pwede sayangin po natin. Kailangan po natin isipin mabuti kung paano ma-evangelize yung mga mahal ko sa buhay. Dahil yun po yung reason bakit hindi pa tapos yung kasaysayan. Verse 10, Uni, darating ang araw ng Panginoon ay nagaya ng isang magnanakaw at ang kalangitan ay maglalaho kasabay ng malakas na ingay at ang mga sangkap ay matutupok sa apoy at ang lupa at mga gawang naroon ay masusunog. So, yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mawawasak ng ganito, ano ngang uri ng pagkatao ang nararapas sa inyo? Okay. Ito po yung tanong po natin. Anong uri ng pagkatao ang nararapat sa atin? Kaya, lalo po ito sa ating panahon, kailangan po natin gumising. Kung natutulog po tayo sa kabalisahan, so Lucas, pumunta po tayo sa Lucas. Chapter 17 po. Verse 28. Lucas chapter 17, verse 28. Babasahin ko po mga ilang talata po dito. Ganun din ang nangyari sa mga araw ni Lot. Sila ay kumakain at umiinom, bumibili at nagbibili, nagtatanim at nagtatayo. Subalit, nung araw na umalis sa Sodoma, si Lot umulan ng apoy at aspre mula sa langit at pinuksa silang lahat. Verse 30 po, ganun din naman ang mangyayari sa araw na ang anak ng tao ay mahayag. So, ito din po mga second coming. Mangyayari po sa second coming of Jesus. Katulad po ng araw ni Noe. Diba? Alam po natin kung anong nangyari sa araw ni Noe. So, napagagandang mga illustration po yan. Dahil sa kasalanan ng mga tao, sabi ni Jesus, sabi ng Diyos, lilipulin ko ang mga tao, paparusahan ko yung tao, pero may arko ni Noe. Yun po yung paraan ng salvation.
kahit binigyan po sila ng paraan ng kaligtasan, pero ayaw pa din magsisi, ayaw pa din makinig ng salita ng Diyos, saan po busy sila? Saan po busy? Kumakain, umiinom, nag-asawa at pinag-asawa. Kaya walo lang po na save. Ito din po isang mga halimbawa ng paghuhukom ng Diyos. Nangyari sa Sodom at Gomorrah. So, umulan ng apoy at aspre mula sa langit. Yung fire judgment, di ba? Fire judgment. Ito po yung isang example ng fire judgment. Umulan ng apoy at aspre mula sa langit, pinuksa silang lahat. Pero ilan po ay lumabas dun sa Sodom at Gomorrah? Ilan po? Si Lot, saka dalawang anak na babae. Yung asawa ni Lot, kasama po ba? Hindi po. Hindi. Umalis. Umalis na kasama, pero on the way, lumingon po siya sa likod. Lumingon. Bakit lumingon po siya? So, wala pong sa nagkasala sa Bible. Baka naiwang ginto. Hala, naiwan ko yung mga titulo. Okay. Yung title ng lupa na iwan ko, baka masusunok. Yung mga jewels na iwan, yung pera na iwan, yung mga lumingo. Yung puso ni asawa ni Lord ay nandoon pa rin sa libutan. Yung puso. Kaya lumingo siya. Verse 32. Kaya 31, sa araw na yun, ang nasa bubungan na ang pag-aari niya ay nasa bahay. Huwag na manaok upang kunin ang mga ito. Ganun din, ang nasa bukit ay huwag nang bumalik. Alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. So, remember Lot's wife. Verse 34 and 35, basahin po natin, 3, 2, 1. Sinasabi ko sa inyo, sa gabing yon ay may dalawang sa isang higaan. Ang isa ay kukunin at ang isa ay iwan. May dalawang makasamang magtatrabaho sa gilingan, kukunin ng isa at ang isa ay iwan. 36, meron po ba sa Bible ninyo 36? So, basahin din po natin, 3, 2, 1. Pupunta sa bukit ang dalawang lalaki, ang isa ay kukunin, ang isa ay iwan. Ito po yung mangyari sa rapture. Ano po? Isang higaan. Okay? So, gabi na. Gabi po, di ba? Gabi. Kaya nasa higaan sila. Isa ay kukunin, isa ay iwan. Verse 35, may dalawa magkasama magtatrabaho sa gilingan. Ano po yung gilingan? Kusina po ito, kusina. So, nagluluto. Maari po umaga. Maari hapon. Okay? Dinner. Okay. Breakfast or dinner. Dalawa na sa kusina, isa ay kukunin. Nanay lang kukunin. Yung anak, iwan. Family po ito, di ba? Family. Nasa isang higaan. Okay? Maari po, sino po yung nasa isang higaan po ito? Mag-asawa o mag-ina. Okay? Wala pong family package sa salvation. Wala pong family package. Isa-isa. Kung hindi ka ligtas, kung wala kang personal relation, yung personal, individual relation mo sa Diyos. Kilala ka ng Diyos. Kilala mo ba si Jesus? Okay? Kahit nandito po tayo sa church, nag-church po tayo, nag-church, yung inyong katawan, nandito. Okay? Pero hindi po ito ibig sabihin na nasa tamang relation ka sa Diyos. Maari yung katawan nandito,
pero yung puso ay mali, malayo. Okay? Yung salvation po ay personal matter. Kaya personal relation natin sa Diyos, hindi po sa linggo lang dito, from Monday to next Monday. Sa school mo, sa trabaho mo, sa bahay mo. Kaya nasa kwarto ka na nag-isa, yung Christian life mo ay tuloy-tuloy. Remember, alalahanin mo. Huwag po tayo madaya ng ating sarili. Nag-church ako, nag-church. Okay? Nagpabasa ako ng Biblia. Nagdadasal ako. Huwag po kayo madaya ng sarili. Nag-church ka o nagdadasal ka, hindi po yan guarantee na ligtas ka. Yung salvation po ay personal, personal matter, yung personal mga pagkakilala sa Diyos. Yung relation po natin sa Diyos. Verse 36 po, pupunta sa bukit ang dalawang lalaki. So bukit, nasa bukit po sila, ito po yung mga lunch during daytime. So ano po yung mga idea po dito? Yung rapture po ay mangyayari sa buong mundong ito at the same time, di ba? Ngayon dito, umaga. Pero sa kabila ng daigdig, gabi. Kung ngayon po, nangyari pong rapture, so nasa daytime po tayo, pero sa kabila, gabi na. Ito po ay worldwide yung mangyayari. So, napakahalaga po yung mga, kaya kailangan po natin remind. So, araw-araw, bilang isang Kristiyano po, pagkagising sa umaga o bago matulog po tayo. So during daytime, di ba, busy po tayo sa maraming mga gawain. Pero baka bago mag-umpisa po tayo ng mga daily work, okay? Bago pumasok po tayo sa maraming trabaho, pagkagising sa umaga at bago matulog, kailangan po natin fellowship sa Diyos. Kailangan po yung prayer, tapos kailangan po natin pag-isipan tungkol sa buhay po natin. So, balik po tayo sa Matthew chapter 4. Verse 17. Si Jesus mismo nag-sermon, nag-preach. Magsisik kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Ako po bilang isang speaker lang. Pero yung message po, the same message ni Jesus Cristo. Kahit wala po dito si Jesus, pero ako po ay nagpo-preach po sa iyo the same message. Magsisik kayo, malapit na ang kaharian ng langit. Okay? Malapit na po yung second coming. Nakikita po natin mga signs ng last day. So, verse 18 po, si Simon Pedro saka si Andres, naghuhulog sila ng lamba sa dagat dahil yung trabaho po nila ay mangista. Fishermen sila po, fishermen. Fishermen. So, yung hanap buhay po nila ay fishermen. Sabi po ni Jesus, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mamamalakaya ng mga tao. Mamamalakaya. So, fishers of men. Hindi yung ista. Okay? Mahihikayat mo ang mga tao. Okay? Ito po yung mga pagtawag po ng Diyos kay Pedro saka si Andres. Anong ginawa nila? Verse 20. Kaagad nilang iniwan ang kanilang mga lambat at sumunod sa kanila. Ano daw yung iniwan nila? Lambat. Okay? Tandaan po natin. Ang focus po dito, hindi po sumunod kay Jesus. Yung focus po dito,
ay mag-focus po kayo dito kung ano po ang kanilang iniwan. Okay? Ulitin ko po, mag-focus po kayo dito kung ano po ang kanilang iniwan. Okay? Dahil, bago po tayo sumunod kay Jesus, dapat po natin iwanan. Saan po? Ito po. Yung lambat, ano po itong lambat? Hanap buhay po nila, hanap buhay. Lambat. Kung walang lambat, paano makukuha yung ista? Magta-dive sila? Dive? Kung walang lambat, walang kita, walang lambat. Parang yun po yung tools, pinaka-tools po nila, license po nila. Okay? Mga graduation license, yung certificate, yung mga tools po. Yung mga kapintero po, kapintero, yung mga brothers, kung mayroong kapintero, ano po yung pinaka-mahalagang tools po sa kapintero? Okay? Di ba? Maraming mga tools. Okay? Medyo mahal. Pag pumunta po ako sa mga barbershop, minsan po, medyo mahaba yung buhok ko ngayon. Kaya mamaya. Pag pumunta ako sa barbershop, tinitingnan ko yung kanilang mga gamit. Nagtanong po ako sa kanila, yung gamit ito ay ibinibigay ba nila sa inyo ay o sariling gamit? Sabi nila, sariling gamit daw, sariling gamit. Okay. Kung saan man nagtitrabaho sila, dala-dala po nila yung kanilang gamit. Okay. Yung barbers, 'di ba? Mga scissors, saka yung mga anong tawag po? Razor, tapos marami, di ba? May set. Kung wala po yan, so mahirap magtrabaho sila. Kaya iningatan po nila yung kanilang gamit, yung mga tools. Okay? Yung barbers na nagugupit sa akin mga ilang beses nakaraan, meron, nakita ko yung kanilang mga gamit, very colorful. Okay? Hindi katulad ng mga gamit ng ibang barbers. Okay? Medyo bata pa siya, pero very colorful. Mga iba-iba yung kulay ng scissors. Okay? Yung lambat po ay parang hanap buhay nila. Iniwanan po niya yung kanyang hanap buhay. Lambat. 21, at sa kanyang paglapay mula roon ay nakita niya sa bangka at dalawa pang makapatid, si Santiago na anak ni Zebedeo at si Juan na kanyang kapatid, kasama si Zebedeo na kanilang ama na nag-ayos ng lambat at kanyang tinawag sila. 22, basahin din po natin, 3, 2, 1. Bangka at ang kanilang ama ay sumunod sa kanya. Ano po yung iniwan nila? Bangka at ama. Okay. Bangka. Yung lambat, bangka, alin po mas mahal? Bangka mas mahal, di ba? Yung lambat, pwede kasi hindi ganun kalaking price. Pero yung bangka, so mahirap iwanan. Yung pinaka-highlight, sino po yung iniwan? Ama. Okay. Kaya ba natin iwanan yung ama? Huwag po kayo mag-misunderstanding po dito. Okay? So, kung hindi po nila kilala kung sino si Jesucristo, mo hindi ito nangyari. Para kung sino si noong nakilala po nila kung sino si Jesucristo, yung Panginoon po ay pinaka number one. Okay. Yun po yung dapat. Okay, dapat. Pero tayo po, 'di ba, minsan nagdadalawang isip po tayo, 'di ba? Dalawang isip, tapos hindi pa ganito yung ating puso, hindi pa ganito.
Paano iwanan yung mga family, anak, yung magulang, yung trabaho? Sa akin, mas mahalagang trabaho. Lambat, mas mahalaga sa akin. Hindi pwede iwanan yung lambat. Hindi pwede iwanan yung bangka. Hindi pwede iwanan yung ama. Pero gusto ko rin sumunod kay Jesus. Gusto daw sumunod kay Jesus. Pero ayaw niya iwanan yung bangka, lambat at ama. Paano? Hindi pwede dalawa lahat. Dapat isa lang choice. Okay? Si Santiago, si Juan, lalo po si Santiago, si Juan, nagkapatid po sila. Yung tatay po nila ay sino po? Zebedeo. Kahit wala po dito nakasulat, pero naniniwala po ako, si Santiago saka si Juan, ay nung nakilala po nila si Jesus, nung ligtas po sila at bumalik po sila sa kanyang ama at mag-evangelize sa kanyang ama, sa kanilang ama, para ma-save din si Zebedeo, yung tatay nila. Pero bago ma-evangelize, bago ma-save yung tatay niya, dapat sila muna maligtas. Dapat sila muna sumunod kay Jesus. Dapat sila muna maliwanagan, naunawan yung ebanghelyo, naunawan yung katotohanan, at pwede na bumalik sa kanyang family at ma-evangelize yung family. Yun po yung tamang order, yung tamang pagkakasunod. Kaya, so tingnan po natin sa Matthew chapter 10. Verse 34. Kaya ang sabi po ng Panginoong Hesukristo, medyo nakakasakit. Nakakasakit po sa mga sapuso po natin. Verse 34, huwag ninyong isiping pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Hindi ako pumarito upang magdala ng kapayapaan kundi ng tabak, sapagkat pumarito ako upang paglabanin ang lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, at ang manugang na babae at ang kanyang bienang babae. At ang magiging kaaway ng tao ay ang sarili niyang mga kasambahay. Tuloy-tuloy po tayo, verse 37. Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit kaysa akin na hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki at anak na babae ng higit kaysa akin na hindi karapat-dapat sa akin. At ang hindi nagpapasan ng kanyang cross at sumunod sa akin na hindi karapat-dapat sa akin. So, kailangan po natin itong basahin yung buong teksto. So, hindi ako pumarito. Hindi ako pumarito sa mundo upang magdala ng kapayapaan. So, anong ibig sabihin? Pumarito ako upang magdala ng tabak. So, ipapaliwanag ko sa iyo. Yung tabak po ito ay, yung tabak po ito, ito po yung simbolo ng spiritual battle. Okay? Spiritual battle. Sa isang family, di ba? Sa isang family, so, hindi pwede sabay-sabay ligtas. Hindi pwede. Hindi mangyari po yun. Dapat isa muna, di ba? Isa muna. Sino po dito sa mga kapatid, sino dito na ikaw ligtas, ikaw lang ligtas sa buong family pagkitaas yung kamay? Okay.
Sino dito na lahat ng family ligtas na? Lahat ng family. So, okay, meron po. Sino dito na kalahati? Arang kalahati, 50, ligtas na, pero kalahati hindi pa. Karamihan, 50. Kaya nasa better pa kayo, better. Okay? Better. Kung 50-50, medyo okay, di ba? Kung lahat ng family ligtas na, ay masaya. Masaya. Family, sama-sama nag-church. So, tapos na yung battle. Kung gano'n, tapos na yung battle. May kapayapaan na. May kapayapaan. Pero kung ikaw lang naligtas, yun po yung medyo mahirap. Kung ikaw lang naligtas sa buong family, so, isasama kayo sa prayer ko. Kasi mahirap. Maraming kalaban. Sabi dito, kaaway ng tao ay sarili niyang family. Kaaway. Ito po yung spiritual enemy. Spiritual meaning, physically, family sila, minamahal ka ng Diyos. Minamahal ka nila lagi, minamahal. Bilang tatay at nanay, bilang kapatid, nandyan pa rin yung love, pag-ibig ng family. Pero, spiritually, kung ligtas ka, kung ikaw lang ligtas, kalaban, kaaway, spiritual battle po yan. Kung iuna mo ang mga fellowship, yung Christian living, magagalit sila sa inyo. Okay? Hindi nila naintindihan, ay bakit? Wala kang oras para sa amin. Dati, maganda yung bonding po namin, maganda yung family bonding. Okay? Dati, magandang bonding, family, pero ngayon, palagi nasa church ka na. Wala kang oras para sa amin. Natampo sila, nagagalit sila. Kapag high school po kayo, minsan hindi ka pinapayagan ng magulang ng mag-church. So, nag-uori po sila, di ba? Nandyan pa rin yung pag-ibig nila. Nandyan pa rin yung pag-ibig nila. Baka, maapektuhan ka ng, di ba, sa ating panahon, lalo maraming mga maling religion sa ating panahon. Maraming mga sekta o mga maling pagtuturo. Kaya yung worry po ng magulang, baka maapektuhan yung anak ko ng ganong mga maling teaching, maling grupo. So, naintindihan naman. Tapos, nag-worry po sila na kapag nasa lagi church yung anak ko, baka bagpaksak siya sa pag-aaral. Baka bumaksak siya sa pag-aaral. So, naintindihan naman yung kanilang pag-uori. Kaya sinasabi ko sa mga high school, college po dito, kung bumaksak yung grade mo, anong mangyari? Papayag ba yung magulang mo? So, tatawagan nila ako. Pastor, anong tinuturo mo sa anak ko, bakit bumaksak sila sa pag-aaral? Mahiya ako. Wala akong masabi. Kaya tulungan mo ako. Kung bumaksak ka sa pag-aaral, wala akong masabi. Wala akong masabi sa magulang mo. Pero pag sana ganito yung naririnig ko sa magulang mo, ay, pastor, so, naging maayos yung buhay ng anak ko mula nung nag-church siya sa inyo. Okay? Nakita ko malaking pinagbabago. Kaya, sasama rin ako sa inyo. Sana ganun yung maririnig ko sa kanya. Yung change. Kaya yung mga estudyante po dito, dapat hindi pwede, hindi dapat tamat sa pag-aaral. Yung pag-aaral mo ay hindi para sa inyong sarili. Yung pag-aaral mo para ma-evangelize yung magulang mo. Tandaan po ninyo ito. Okay? Yung pag-aaral mo hindi para makapasok, para makaroon ng magandang trabaho. Dati po yan. Pero yung pag-aaral mo ngayon ay para ma-evangelize yung kaklase mo. Okay? Para ma-evangelize yung family mo. Yun po yung mas mahalagang motivation, mas mahalagang reason. Kasi pag tumaas yung
Pero 'di ba may conflict po tayo dito? Kasi maraming schedule ng fellowship, Bible seminar, puro Bible seminar, fellowship. Kung ganun, kailan mag-aaral, kulang talaga yung oras ng pag-aaral. Kaya minsan po, ayaw nila mag-church, ayaw nila pumunta sa fellowship. Yung katawiran ay pag-aaral, hindi din pwede. Hindi din pwede. Dapat unahin mo ang kanyang kaharian. Unahin mo ang kanyang katuwiran. Yung mga main reason, hindi pwede gagawin po natin minor. Okay? Di ba, siyempre kulang po yung oras po natin sa pag-aaral. Okay? Kulang talaga yung oras sa pag-aaral. Mag-pray ka, tapos sa remaining oras, mag-sikap ka, yung mag-aral ng masipa, kung ganon, ma-experience mo na tutulungan ka ng Diyos. Okay? Yun po yung kailangan po natin ma-experience. Okay? Dalawa lagi, mga Christian living, mga study. O Christian living, work. Lagi nandyan yung mga katuwiran po natin. Christian living, yung mga asawa. Okay? Christian living, yung anak. Kung may anak ka na, ay nako, mas busy ka. Okay. Magmula sa study, work, mga asawa, yung anak. Kaya sabi po dito, ang umiibig sa ama o sa ina, nang higit kay sa akin, hindi karapat-dapat sa akin. Ako ay dapat number one sa iyo. Number one. Ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae nang higit kay sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Dahil sa Diyos po, tayo po ay lagi number one tayo sa Kanya. Okay? Yung bawat isa sa atin po dito, tayo po ay lagi number one sa Diyos. Bakit hindi po siya number one sa atin? Unfair po ito. Ibinigay po niya yung kanyang buong buhay. Ibinigay po ni Jesus yung kanyang buong buhay para sa atin. Kung ganun talaga yung faith po natin, ay dapat ibigay din po natin yung ating buong buhay sa Kanya. Hindi pwede kalahating puso lang. Hindi pwede isang kamay lang. Hindi pwede tirang-tirang oras. Hindi pwede tirang oras, natitirang oras. Yung mga, yung study ko muna tapusin, yung trabaho ko muna tapusin, kung may titira yung oras, panahon, yun na lang ibinibigay. Gusto po ng Diyos tanggapin yung mga tira-tira sa inyo? So, hindi pwede. Yung buo, dapat buo po dapat ibigay sa Diyos. Ayan ang Diyos, yung mga tira-tirang pagkain. Yung buong luto. Mainit pa. Yung dapat ibigay sa Diyos. So, sabi niya, pumarito ako magdala ng upang magdala ng tabak. Ito po yung spiritual battle. Kaya mula nung ligtas po kayo, ngayon medyo nahirapan po kayo dahil ikaw lang ligtas, pero tuloy-tuloy po tayo. Tuloy-tuloy po tayo sa evangelism, sa family. So kapag hindi po kayo magsawa sa inyong evangelism sa mga family, isa-isa ay maliligtas. Kahit hindi po sabay-sabay lahat. Okay? Hanggang matapos yung ating spiritual pattern. Matatampo sila sa iyo, magagalit po sila sa iyo. Normal po yan. Umuusik po sila sa inyo. Persecution. Okay? Hindi nila naintindihan. Sabi nila,
So, nagbago ka na, hindi ka tulad nung dati. Bakit ganun? Okay. Pero kilala po natin, katulad po ni Santiago saka si Juan, yung anak ni Zebedeo, iniwanan po nila yung ama para sumunod kay Jesus. Nung naligtas po sila, nakilala po nila yung katotohanan, sa tingin nyo, hindi sila nag-evangelize sa kanilang ama? Nag-evangelize. Tapos, kung ligtas na po yung ama, yun po yung mas malaking blessing. Pero kung hindi, kung ayaw nila iwanan, yung bangka, lambat, yung family, kaya hindi sumunod kay Jesus. Para sa trabaho, para sa family, kung ganun, hindi po nila maunawaan yung katotohanan, hindi nila maligtas. Sama-sama, mapapahamak sila. Mga temporary lang, mga enjoy sa buhay. Temporary yung mga relations sa family, maganda. Pero, sama-sama sila mapapahamak. Hindi po yan kalooban ng Diyos. Kaya kahit ngayon, pinapagalitan nila ako, kahit hindi nila naintindihan, hindi ako nila naintindihan ngayon, pero tuloy-tuloy po tayo. So, para mahikayat po sila. Kung sumuko kayo sa pag-uusik ng mga family, wala ng chance. Sila. Sila po ay wala ng chance. Kagamitin po kayo ng Diyos. Kagamitin po kayo ng Diyos para maligtas po sila. Kung sumuko ka sa kanilang pag-usik o sa trabaho, sa busy sa trabaho, sa persecution, wala po silang pag-asa. Tapos, hindi din po tayo lumago sa ating pananampalataya. So, isang example po ay si Abraham. Di ba? Si Abraham. Alam po natin yung storya. Genesis chapter 22. So, Genesis chapter 22, verse 1. Pagkatapos ng mga bagay na ito, sinubok ng Diyos si Abraham. At sinabi sa kanya, Abraham, at sinabi niya, narito ako. At kanyang sinabi, kung kunin mo ngayon ang inyong anak at inyong kaisang-isang anak na si Isaac na inyong minamahal at pumunta ka sa lupain ng Moria, ialay mo siya bilang handog na susunugin sa itaas ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa inyo. So, alam po natin yung kanyang storya. Okay? Hanggang umabot po siya ng 75 years, so wala po siyang anak. Okay? 75 years na si Abraham, yung kanyang asawa, si Sarah, 65 years. Matanda na po sila. Walang anak. So, kung walang anak, matanda na, masaya po ba sila sa tingin nyo? So, walang family. Okay? Silang dalawa lang, matanda na. Baog na si Sarah. Alam po niya na baog na. Pero walang anak. Yung buhay po nilang dati, masaya? Hindi po masaya. Parang walang saya sa buhay. Pero sabi po ng Diyos, tinawagan po siya ng Diyos, pumunta ka sa lupain na ituturo ko sa iyo, umalis ka sa lupain mo ngayon, lupain ng ama mo. At pumunta ka sa lupain na ituturo ko sa iyo, gagawin kitang malaking bansa. So, mahirap paniwalaan. Pero si Abraham po ay naniwala at sumunod, umalis doon sa dating lupain.
at pumunta sa lupain ng Israel, Kanaan. Yung pangako po ng Diyos ay hindi po agad natupad. So, 75 years na po siya, pero naghintay po siya 25 years. 25. Kaya nung umabot po siya ng 100 years, doon po ipinanganak si Isaac. Kaya yung buhay po ni Abraham ay mahirap talaga. Yung pangako po ng Diyos hindi po agad-agad nangyayari. Ang tagal, 25 years. Ang tagal. Minsan ganun po yung ating prayer, di ba? Ang tagal na prayer pero hindi pa nangyari, hindi pa natupad. Pero kumikilos pa ba ang Diyos? Yes, kumikilos pa. Kahit parang walang nangyari sa ating mata, pero kumikilos pa din po ang Diyos. Tinutupad po ng Diyos yung ating prayer. Huwag po natin makalimutan, sa tamang panahon, sa tagtang panahon, ipinanganak na si Isaac. Yun po yung pinaka best timing. So 100 years na si Isaac, ipinanganak na yung mga bata. Masaya po si Isaac. Pero nung nakita po ng Diyos, si Abraham ay doon na lang lagi kay Isaac. Baby, lagi baby. Ano itong baby? Anong gagawin ko para sa itong baby? Doon po siya tumatawa, doon po siya nag-worry. Sabi po ng Diyos, ialay mo yung kaisang-isang anak, minamahal mo, kaisang-isang anak, ay ialay mo sa akin. Ito po yung testing. Ano po yung testing po ng Diyos? Titingnan ko kung sino ba ang number one sa iyo. Anak mo ba number one o ako ba number one sa iyo? Yun po yung testing po ng Diyos. Sino po ang dapat number one? Okay? Dapat ang Diyos pang number one. Hindi kailangan sabihin. Siya po yung creator. Siya po yung lumikha sa mundo ito. Dapat yung ating pagkakilala sa Diyos ay hindi po yung mga religious mga understanding. Okay? Minsan po yung pagkakilala po natin sa Diyos ay religious understanding. Kapag nagdadasal po tayo, doon siya nakikinig. Sa Sunday lang po, nasa church po siya, hindi po. Ang Diyos po ay creator. Sa lumikha siya sa buong mundo. Okay? Tayo po ay isang napakalihit, parang isang alikabok po tayo sa harapan ng Diyos. Parang tayo po ay isang alikabok lang sa harapan ng Diyos. Ganong katakila po ang Diyos. Pero minsan iniisip po natin ang Diyos ay isa sa mga Diyos-Diyosan. Ang Diyos ay dapat number one sa akin. Yung anak ay galing sa Diyos. Sino po yung nagbigay ng anak sa inyo? Ang Diyos ang nagbigay. Okay? Kaya dapat turuan siya ng mga kalooban ng Diyos. Dapat tulungan siya na maligtas. Dapat tulungan siyang lumaki sa pagkakilala sa Diyos, para makilala niya ang Diyos. Yun po yung katungkulan ng isang magulang. Kailangan turuan po sila para makilala po nila ang Diyos na tunay. Kung ganun po, kung kilala na po nila ang tunay na Diyos, so, ang Diyos ang gagabay sa kanya. Ito po yung testing po ng Diyos. Ang testing nangyari kay Abraham ay nangyari po sa atin. Okay. Dahil ang Diyos po ay hindi number one sa atin. Minsan. Okay. Minsan yung magulang ay number one. Minsan yung anak ay number one. Minsan yung hanap buhay number one.
kailangan po natin isipin po itong mabuti. Kaya Mateo chapter 7, verse 24, Mateo chapter 7 verse 21, basahin po natin itong sabay-sabay. 3, 2, 1. Sorry po. Chapter 6 po. Chapter 6. Chapter 6 verse 24. Basahin din po natin ito. 3, 2, 1. Walang makapaglilingko sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuutan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o magiging tapat isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. So, hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. Okay? Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa pag-aaral. Hindi ka makapaglilingkod sa Diyos at sa anak mo. Dapat isa. Okay. Yung unahin po natin ang Diyos. Dapat ibigay natin ang tamang galang sa Diyos. Huwag po natin gamitin ang Diyos para sa sarili. So, stop po natin. Nagamitin po natin ang Diyos para sa ating kalusugan, para sa ating mga yung trabaho, para sa ating family. So, sa para mas malinaw po yung ating pananaw kung sino kung yung ating pagkakilala sa Diyos. So, minsan, ipinapakita po ng Diyos sa atin kung sino siya. Okay. Kung gaano kadakila po siya. Kung gaano kadakila yung pag-ibig niya sa atin. Para malaman po natin kung ano ang tamang mindset o puso po natin sa harapan ng Diyos. So, dun po sa Luke chapter 9 po, pumunta po tayo sa Luke chapter 9. Lucas chapter 9, verse 28. Babasahin ko po mga ilang talata. At pagkaraan ng mga walong araw, pagkatapos ng mga salitang ito, isinama ni Jesus sina Pedro, Juan, at Santiago, at umahon sa bundok upang manalangin. Samantalang siya ay nananalangin, ang anyo ng kanyang mukha ay nagbago at ang kanyang damit ay naging nakasisilaw na puti. At biglang may dalawang lalaking nakikipag-usap sa kanya, sina Moises at si Elias. So, ipinakita po ni Jesus kay Pedro, Juan, Santiago ang kaluwalhatian ng Diyos kung sino si Jesus. Okay. Resurrected Jesus. Yung kaluwalhatian po ni Jesus. Nung nakita po nila na si Jesus, yung kaluwalhatian po ni Jesus, masaya po sila, masaya. Tapos, doon po, gusto po nila magstay. Okay. Verse 33,
Samantalang sila ay papalayo sa kanya, sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabuti na tayo ay dumito. Gumawa tayo ng 3 tolda, isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias, na hindi nalalaman ang kanyang sinabi. Sabi po ni Pedro, magtayo ng tolda tayo, dito tayo magstay, dito tayo. Ayaw niya umalis. Dito tayo. Tatayo ako ng 3 tolda, isa sa iyo, isa kay Moises, isa kay Elias. So, saan po tayo masaya? Sa fellowship po tayo masaya? Sa fellowship sa mga kapatiran. Yung mga Sunday gathering, tapos yung fellowship, group fellowship, ito po yung practice po. Ano po yung practice po? Okay? Ito po yung practice po na mangyayari sa langit. Okay. Tapos, may summer mga New Year retreat, sama-sama mga Philippine Life for Mission Churches. So, kapag sama-sama po tayo, masaya, mas malaking saya. Yan din po yung practice na mangyayari sa langit. Kaya pag nakita po natin ganitong mga kung gaano kadakila yung kaluwalhatian na inihanda po ng Diyos para sa atin, so pwede po tayo tuloy-tuloy sa ating paglingkod sa Diyos. Pero kung malabo po sa atin, kung hindi malinaw po sa ating mata kung gaano kadakila si Jesus, kung gaano kaganda yung kaluwalhatian po ng Diyos, yung mga bagay sa mundong ito ay mas malaki sa atin. Sana po, mabuksan po yung ating spiritual na mata. Sana po, mas malinaw po yung ating mata ng pananampalataya. Sana, makakita po kayo ng kaluwalhatian ng Diyos. Kung ganun po, di ba magalak kayong lagi? So, paano yung mangyari? Magalak kayong lagi. Yun po yung mga sermon po ni Reverend Yuhani last Wednesday. Magalak kayong lagi. Paano po yung mangyari? May sakit. Okay? May kulang. May problema sa buhay. Paano magalak lagi? Baliw ba tayo? Baliw? Magalak lagi? Kung tumitingin lang po tayo sa mga problema sa buhay, hindi pwede magalak lagi. Pero kung sa langit tayo tumitingin, yun po yung salvation. Lahat po ng mga taong ligtas, may pag-asa. Anong pag-asa po natin? Okay? Sa langit po yung ating pag-asa. Kung sa langit po tayo tumitingin, okay, yun po yung mga inaasan po natin, papasok ako sa buhay na walang hanggan, ligtas na ako, anak ako ng Diyos, kahit anong mang sinasabi nila sa akin, kahit anong problema nangyari, temporary lang yan sa buhay, pagkalipas ng pagkatapos ng buhay ko dito sa lupa, papasok ako sa buhay na walang hanggang sa langit. Malaking kantimpala naghihintay sa akin. So, yun po yung kagalakan po natin. Huwag po tayo mag-focus, tumingin sa mga problema mo ngayon. So, lahat po tayo may sakit. Walang taong walang sakit. Tama po? Sino dito walang sakit? Lahat tayo may sakit. Lahat tayo mamatay o hindi? Lahat tayo mamatay. Walang tao na hindi mamatay. Okay? Kaya wag po tayo masyadong malungko sa mga nangyayari sa mundo, sa mga tao. Nangyayari po yan. Normal lang po yan. Ang focus po natin ay sa langit. Yun po yung ating pag-asa. Yun po yung gusto po natin iparating sa mga mahal sa buhay na nahirapan sila sa mga sakit sa katawan, problema sa mundo. Wala po tayong ibang ibibigay sa kanila. Yung pag-asa po natin, yung kagalakan po natin, yun po
sana ibahagi sa kanila. So, last verse po natin, Colossians chapter 1. Verse 3, Colossians chapter 1, verse 3. Lagi kami nagpapasalamat sa Diyos na Ama ng ating Panginoong Hesukristo sa aming pananalangin para sa inyo. Sapagkat nabalitaan namin ang inyong pananampalataya kay Kristo Jesus at ang pag-ibig ninyo sa lahat ng mga banal, dahil sa pag-aasa na nakalaan para sa inyo sa langit, na inyong narinig noong una sa salita ng katotohanan ang Ebanghelyo. Verse 6, na dumating sa inyo, ganun din naman kung paano ito ay namumunga at lumalago sa buong salibutan, ay ganun din naman sa inyo mula noong araw na inyong marinig at maunawaan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Okay. So, ano daw dumating sa inyo? Ebanghelyo. Yung salita ng katotohanan ay dumating sa iyo. Nung dumating po, nung nakinig po tayo ng salita ng Ebanghelyo, naunawaan, narinig at naunawaan. Bula nung araw na inyong narinig, marinig at maunawaan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Yun po yung araw ng kaligtasan. Mula nung araw ng kaligtasan, lumalago po tayo sa ating faith, sa ating pagkakilala sa Diyos, tapos yung ating pag-asa ay nasa langit na. Yung buhay po natin ay patungo sa langit. Yung ating pagkamamamayan ay nasa langit. Mula doon, hinihintay po natin ang Panginoong Hesukristo. Yung ating puso ay nasa langit na. Okay. So, ganun po ba yung mga kapatidan? So, yun po yung Christian living, Kristiyano. Okay. So, ngayon po, nakita po, pinag-aralan po natin kung paano tinawagan po ni Jesus yung apat na disciple, si Pedro, si Andres, si Santiago, si Juan. Ano po yung iniwanan po nila? Lambat, bangka, ama. Okay. Diba? Mas malaki. Lambat, bangka, ama. Okay. So, kaya bawat isa sa atin po dito, so, kayo po ay magiging channel ng blessing sa familia po ninyo. Yung blessing po ito ay hindi po yung material na blessing. Yung blessing po ng salvation sa lahat ng familia po ninyo. So, let's pray. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito, sa inyong mensahe na ipinagkaloob nyo po sa amin. Sinabi po ng Panginoong Hesukristo na tanggihan mo ang sarili at magpasan ng sariling cross araw-araw at sumunod sa akin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na mahina yung aming pananampalataya. Tulungan niyo po kaming lumago sa aming pagkaunawa ng katotohanan at pagkakilala sa inyo, Panginoon. Tulungan niyo rin po kami na magampanan po yung aming katungkulan bilang isang Kristiyano na ipahayag ang Ebanghelyo sa mga mahal po namin sa buhay at sa mahal po ng Panginoon na naliligaw na kaluluwa. Yung mga kapatiran, kung meron po dito na kapatid na dumadaan sa matinding pagsubok, bigyan niyo rin po sila ng kalakasan at kapayapaan sa kanilang puso. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesukristo. Amen.